Hello guys, welcome back to our YouTube channel. This is me, Mommy Wendy, boy Mrs. Dania. So, ayun guys, ito yung mga bagay na ginawa ko para dumami yung gatas ko at hindi ako mawalan. Bagong lahat guys, hindi ako expert sa breastfeeding. I-share ko lang sa inyo kung ano yung mga naging karanasan ko. At yung mga ginawa ko naturally. Kay Matias at saka kay Agatha, wala talaga akong supply. Kay Matias, nung nanganak ako sa hospital, as in, may lumabas sa akin yung color yellow siya. Ang tawag doon ay colostrum. Sabi, ayun daw yung first milk na nanggagaling sa atin, sa dede natin. And napaka-importante daw yon at napaka-masustansya according to my OB. And ayun, dinede naman niya, pero siguro for 1 month, konti lang yung naging gatas ko kay Matias. So parang nawalan ako ng pag-asa kasi ang sakit, sobrang sakit. Yung feeling na parang pinaplais yung dede mo kapag kinakagat nila or nilalatch ni baby yung boobs mo. So parang nawalan ako ng pag-asa. Though, search ako ng search kung ano yung mga possibility na pwedeng gawin para magkaroon ng maraming supply. So, ayun. Kay Matias, hindi ko siya pinush, guys. Ang sikreto kasi, kailangan pagtitiis, mahabang pasensya at positive mind. So, ayun, natutunan ko yon nung kay Agatha na. Kay Agatha, nagbuntis ako sa pangalawa kong anak kay Agatha. And na-realize namin mag-asawa na ang gatas kasi ng ina ay sobrang importante. Sobrang mahalaga, lalo na nandito kami sa ibang bansa. Kailangan namin ng protection. Kailangan ng protection ng mga bata kasi mga bata mas madaling magkasakit, mas madaling ma-hospital, madaling kapitan ng mga germs, ganito, etc. Tapos dito pa sa Italy, hindi sila, yung mga doctor, yung mga pedya, hindi sila kagaya sa Pilipinas na nagbibigay ng maraming vitamins. Ang binibigay lang nila usually ay vitamin D. So yung mga vitamins na nakalakihan natin sa Pilipinas na maraming binibigay, wala nun dito masyado. Ang lagi nilang ina-advise ay yung mga natural na pagkain, sa pagkain kukunin, ganito ganyan. So ayun guys. Maraming tubig, as in siguro 4 na litro sa isang araw yung ginagawa ko. And then, pangalawa, dahil si Agatha ay magaling siyang mag-latch, ano lang siya, dede lang siya ng dede, dede ng dede. So siguro, the more na nagdede si baby, the more na nag-produce yung latte, yung milk sa atin. Ginawa ko din yung sa kinakain ko, laging masasabaw mga mamshi. Siguro ayan yung mga naririnig nyo. O naipapayo din ng mga ibang nanay kapag nagtatanong kayo kung paano dumami yung supply ng gatas nyo. So, ayun, yung masasabaw, like tinola, yung tahong, yung sinabawan na tahong, or yung sinigang, laging sinigang na may spinach, yung mga ganon. Kasi dito sa Italy, walang ano eh, walang malunggay. So, yung posto ng malunggay, ang ginagawa ko, yung mga green na vegetables, yung mga gulay na mga berding gulay, yung mga dahon na gulay. So, and then, kapag umaalis ako, ang ginagawa ko, meron kasi ako pang pump na electric at saka yung manual. So, nagpa-pump ako habang kahit nasa kotse ako or kahit nasa isa kaming gig or may shoot kami. She's, huwag mong isipin na wala kang gatas kasi lahat, feeling ko ha, as my personal opinion, feeling ko lahat tayo may gatas. It's just kulang lang sa effort, kulang lang tayo sa effort. Pero sa una lang yan, yung first 2 months, ganun, masakit. Pero masasanay ka. Pero ang kagandahan dun, kasi nakakapagbigay ka ng masustansyang pagkain para kay baby. Mabibigyan mo siya ng protection. Marami kasing magagandang benefits ang pagpapadede kay baby. So, ayun lang laging isipin mo mga TS at saka ayun.
Huwag ka mawala ng pag-asa. Isipin mo na lang lahat to ay para kay baby. And magagamit niya lahat to. Mabibigyan mo siya ng protection. Magiging malusog at protektado si baby. So, ayun guys. Ayun lang yung simpleng ginagawa ko para hindi ako maubusan. Paulit-ulit lang ako ng tubig, latch. So, ayun guys, sana nakatulong sa inyo ang aking munting karanasan. By the way, don't forget na mag-subscribe and click nyo na din yung bell button para lagi kayo updated kapag nag-upload ako ng bagong video.